Magandang buhay muli sa ating lahat, mga ka-business mind. Ayan, ito po ang ating isang business na Lorraine Beauty Salon, na pagsasalon. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung bakit mahalaga ang mga major works sa salon. Ayan, yung nakikita nyo, ito po ay isang halimbawa ng major works. Ayun po yung major works, ito po yung mga ginagawang pangmatagalan sa salon. Yung mga ano po yan, yung mga ginagawa ng hairdresser. Yan po ay it's all about po sa hair. Ayan. Ito po yung mga ginagawa sa buhok kung saan dito kumikita ng mas malaki ang mga salon. Kaya naman mahalaga yung pagkakaroon ng major works sa salon dahil dito talaga yung income, andito yung malaking price or pang talaga tong service. Ito talaga yung service yung binibigay ng mga hairdresser sa ating mga customer na ginagawa nila ng medyo matagal, inaabot sila ng 3 to 6 hours. Ayan, matagal pong gawin ang major works dahil talaga namang inaayos nila ang buhok, yung mga sirang buhok, yung mga talagang gustong magpa-straight ng buhok, talagang inaano to, ginagamitan ng mga gamot para maging straight, or yung gusto rin magpakulot, ayan, mga major works po yan. Ayan yun po yung mga ginagawa sa buhok, kung saan nilalagyan ng mga gamot or chemicals para ma-achieve yung gusto ng mga customer. Yan po yung tinatawag nilang major works. At yung mga minor works naman po sa salon, yun po yung mga manicure, pedicure, yung mabilisan lang po yun na gawin. So, alam niyo na po kung ano ang major works. At ibibigay ko rin sa inyo ang tip kung bakit mahalaga ang major works. Ayan. Ang major works po ay mahalaga po yan sa salon dahil dito tayo nagkakaroon ng income. Dahil ang puhunan natin dito ay ang gamot o yung supply na ilalagay sa kanilang buhok. So, yun po yung puhunan ng salon at yung pwesto, tsaka yung labor ng gagawa, yung mga hairdresser. Ayan. Ang hairdresser naman, ang usapan dyan ay pwede silang monthly basis or pwede rin silang 60-40. Ibig sabihin po ng 60-40, 60% kay sa may-ari ng salon at 40% naman sa hairdresser. Ganyan po yung usapan sa pagpapasahod ng mga hairdresser. Ayun. At ang income naman na tinatabi ko sa inyo, yung bakit mahalaga yung major works dahil dito, pwede natin singilin ang mga customer ng 1,000 to 3,000. Depende sa gagawin serbisyo sa kanilang mga buhok. Ayan. Pag medyo makapal, mahaba, talagang medyo mahal din yung babayaran nila dahil matagal ang gagawin yun. Lalo na kapag makapal at mahaba, talaga namang medyo hassle sa mga hairdresser yung ganon. Matagal na gawin, mahabang proseso, kaya medyo mataas din yung singil sa mga ganong servisyo dahil matagal din nilang gawin at yun nga ay matagal din gagamitan ng mga tulad ng plancha at blower at paulit-ulit nila itong lalagyan ng gamot hanggang sa ma-achieve nga nila yung gusto nila sa kanilang buhok, yung pagpapa-straight ng kanilang mga buhok. Ayan. So, yung sa video works, talagang sinisingil ito ng nag-uumpisa sa 1,000. Yung mga medyo mababa, yun po yung madali lang gawin tulad ng Brazilian or Botox. Meron pa yung major works din po yan pero medyo ano lang siya, madali lang gawin. So, pwede pa siyang masingil ng 800 hanggang 1,000 yung Brazilian. Samantalang yung Riban, talagang medyo madugo po itong gawin. Matagal gawin, kaya medyo mahal po talaga sa riband at dumidepende po ito sa haba at kapal ng buhok kung paano sila sisingilin sa servisyong ibibigay sa kanila ng mga hairdresser.
Ayan. So, ang nagpa-price po niyan, hindi po ang may-ari ng salon, kundi ang hairdresser. So, yung may-ari ng salon, sasabihin lang niya sa mga hairdresser, pag-uusap sila kung paano yung singilan nila sa mga medium works. Tapos, meron pagdating sa... Kasi lahat ng buhok, lahat ng klase ng buhok sa tao ay hindi pare-parehas. So, kailangan may standard lang tayong singil. Halimbawa, sa riband, ang singil natin ay nag-uumpisa sa 1,000 hanggang 3,000. So, doon po pipiliin yung bracket ng presyo, depende sa klase ng buhok. Kaya, si hairdresser na bahalang magtansya kung magkano yung pwedeng isingil after niya gawin yung service. Ayan. O kaya before niya gawin, i-explain niya na ito sa customer kung bakit ganun yung isisingil sa kanya. Dahil si hairdresser lang ang nakakaalam kung anong klaseng proseso ang gagawin sa buhok kapag mahaba, makapal, talaga namang pahirapan din gawin at marami ding kailangang gamot na ilagay. Kaya medyo kumikita rin tayo dyan sa medyo works dahil yun nga, sa 1,000 yan to 3,000 sinisingil yung mga ganyang medyo works. Samantalang sa minor, medyo, meron pa tayong nasisingil ngayon na 60, 80 to 100. So matagal maipon yung income, maliit lang. So kaya naman talagang bumabawi ang mga may-ari ng salon at mga hairdresser kapag mayroong medyo works. Kaya mahalaga talaga na magkaroon ng mga customer araw-araw sa buhok or medyo works. Kaya yan ang laging inaabangan nila sa salon, yung mga nagpapagawa ng mga riband, Brazilian, hair spa, hair color, ayan po, yan yung, tsaka yung mga pagpapakor ng buhok. Talaga naman yan yung gustong-gustong gawin ng mga hairdresser dahil dyan talaga sila kumikita din. Ayan. So, sana may natutunan kayo sa i-explain ko kung bakit mahalaga ang medyo work sa salon. So, ayun nga po. Talagang kailangan nating magkaroon ng mga suki lalo na sa buhok dahil dito nga lang tayo bumabawi yung mga nagbi-business ng salon at mga hairdresser. Ayan, sila po yung nakakaalam kung bakit mahalaga yung medyo work sa business salon dahil ayun nga po meron tayong tinatawag na 60-40 or paghahati sa income. Yun yung ginagawang pagpapasahod sa mga hairdresser. So, yung 60-40, pag pumayag sila sa 60-40, ayun, 40% sa kanila, 60% kay sa may-ari ng salon. So, yung iba naman, hindi sila pumapayag sa 60-40, sila yung mga monthly basis o buwanan sumahod or kinsinas katapusan. Kung magkano yung napag-usapang sahod nila, hatihin yun 15-30, then bukod doon, meron pa yung 10% commission. Depende kung saan sila nagkasundo ng hairdresser at ng may-ari ng salon. So, ayan po yung mga binibigay kong tips sa inyo kung paano magpasahod ng mga hairdresser. Ayan. So, yung mga ganitong trabaho, ganitong business sa salon, so, yun po alam na natin kung ano ang kahalagahan ng mga ng medyo works sa salon. So, ayan po. Sana may natutunan kayo, mga ka-business mind. Ayan. At ayan nga, guys, yung mga sample naming mga ginagawa dito sa salon. Ayan yung mga ginagawa ng mga hairdresser na mga medyo works. Ayan po. So, ayan, guys. Sana may natutunan kayo sa aking video ito. At yan yung mga sample din ng mga customer namin, mga suki namin na sobrang natuwa o na-satisfied sa service yung binibigay ng ating mga staff, ng ating mga hairdresser dito sa ating salon. So, ayan guys, ayan ang mga sample ng mga riband, hair color, ayan, and ito yung curl, then hair color, ayan.
Yan po ay ilan lang sa mga sample na mga ginawa ng ating mga staff. So, ayan guys, thank you for watching.